Ang pili ko lang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang 13 years old at pababa. At hindi na nga natuloy ang sinasabi ni Cheska kay Ella dahil dumating na si Ronald upang sunduin si Cheska para sa kanilang date. Mukhang nandito na si Ronald. Samantha, kalimutan mo na lang yung sinabi ko sa'yo ha? Sige na, aalis na ako. Magde-date pa kami ni Ronald. Sige Jasmine, mag-enjoy ka sa date niya ni Ronald ha? Hindi naman siya siguro dating pangit, baka hindi lang siya marunong mag-ayos ng mga panahong yon. At hanggang sa natuloy na nga ang date ni Cheska at Ronald. Jasmine, hindi ko akalain na darating ako sa punto mapapamahal ka sa akin. Aaminin ko, nung una kalafting lang talaga ang tingin ko sa'yo. Pero ngayon, iba na ang nararamdaman ko. Jasmine, mahal na kita. Hindi ka na mawala sa isip ko. At hindi ko naisip na palagpasin ang oportunidad para ligawan ka. Totoo ba yan, Ronald? Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo. Oo, Jasmine. Totoo ang mga sinasabi ko sa'yo. At seryoso ako na mahal kita. Kaya Jasmine, hayaan mo kong mahalin ka. Ronald, hindi mo alam kung gaano katagal na panahon na hinintay kong sabihin mo yan sa akin. Ikaw ang rason, Ronald, kung bakit ako nag-artista. Dahil crush kita noon pa man. At hindi ako makapaniwala dahil magiging boyfriend na kita. Ibig bang sabihin ay sinasagot mo na ako? Oo, Ronald, sinasagot na kita. Marami na akong alam tungkol sa'yo bago pa man tayo nagkakilala. Hindi na kailangan pa na mandigaw ka sa'kin. Salamat, Jasmine. Pangako, magiging tapat ako sa'yo at araw-araw kong ipaparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. At doon na nga nagsimula ang pagmamahala ni Cheska at Ronald. Isang araw ay may isang pagsubok na darating sa pagiging artista ni Cheska. Ma'am Lu, anong meron? Bakit mo ako pinapunta dito? May magandang balita ako sa'yo. Dahil magkakaroon ka na ng world tour at makakapag-perform ka na sa iba't ibang bansa. Gusto ko yan, Ma'am Lu. Pangarap kong pumunta sa iba't ibang bansa. Pero bago yun mangyari ay may ipapakita ko sa'yo. Ano yan, Ma'am Lu? Isa yung karaoke. Kailangan mong matutunan kumanta, Jasmine. Dahil pagkanta, ang gagawin mo sa iba't ibang lugar na pupuntahan natin. Ma'am Lu, hindi ako marunong kumanta. Jasmine, wala kang magagawa. Utos ko yan sa'yo. May isang linggo ka pa para mag-aral kumanta. Pero Ma'am Lu, mapapahiya lang ako sa mga taong makakarinig ng pagkanta ko. Kung hindi mo yan gagawin, ay wala akong magagawa, kundi palitan ka. Sige po, Ma'am Lu, mag-aaral na akong kumanta. Huwag mo lang akong palitan. At sinimula na nga ni Cheska ang pagkanta. At katulad nga ng sinabi ni Cheska, ay hindi nga nagustuhan ni Ma'am Lu ang kanyang pagkanta. Ano ba yan, Jasmine? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang boses. Ang ganda-ganda mo. Pero ang pangit ng boses mo, kailangan mong matutunan kumanta kung di papalitan kita. At patuloy pa rin nga sa pag-eensayaw sa pagkanta si Jasmine, ngunit wala pa rin pagbabago sa kanyang boses. Wala pa rin pagbabago sa boses ko. Bakit kasi ang hirap kumanta? Ayokong palitan ako ni Ma'am Lu.
At sa hindi inaasahan, ay dumating si Ella sa bahay ni Jasmine. Samantha, buti na lang nagpunta ka dito. Kailangan ko ng tulong. Bakit? Anong nangyari, Jasmine? Pinipilit kasi ako ni Ma'am Lu kumanta para sa magiging world tour ko. Kaso hindi naman ako marunong kumanta. Natatakot ako, Samantha, dahil baka palitan na ako ni Ma'am Lu. Huwag kang mag-alala, Jasmine. Madami na din akong napasukang voice lesson noon, kaya matuturuan kita sa pagkanta. Talaga ba? Salamat naman kung ganun, Samantha. Buti na lang talaga kaibigan kita. At tuluyan na ang tinuruan ni Ella si Cheska sa pagkanta. At sa hindi inaasahan, ay dumating si Ma'am Lu sa bahay ni Cheska upang alamin kung magaling na ba itong kumanta. Mukhang may dumating ata akong bisita. Sino kaya yun? Diyan ka muna, Samantha. Kumanta ka lang diyan. Titingnan ko lang kung sino yung dumating. At laking gulat ni Cheska nang makitang si Ma'am Lu ang dumating sa kanyang bahay. Ma'am Lu, anong ginagawa mo dito? Nandito ako upang pakinggan kung gumaling ka na ba sa pagkanta. Pasensya na, Ma'am Lu, dahil hanggang ngayon ay wala pa rin pagbabago sa boses ko. Pakiusap, Ma'am Lu, huwag mo akong papalitan. Teka, parang pamilyar sa akin ang boses na yon. Sino yung kumakanta? Pwede ko ba siyang makita? Sige po, Ma'am Lu, kaibigan ko po ang kumakanta. Siya si Samantha. Hanggang sa pinuntahan na nga at pinakinggan ni Ma'am Lu ang pagkanta ni Ella. Ay, pasensya na. Napalakas ba ang pagkanta ko? Naistorbo ko ba ang pag-uusap niyo? Naku, hindi. Ang ganda nga ng boses mo eh. May kaboses kang artista. Hindi ko lang maalala kung sino. Alam mo, may naisip akong paraan. Gusto mo bang maging backstage singer ni Jasmine? Ikaw ang kakanta para sa kanya. Totoo ba yan? Oo naman, kaya pumayag ka na dahil makakasama ka ni Jasmine sa paglibot sa buong mundo. Kung sa ganon, sige, pumapayag na ako sa alok mo. Talaga, Samantha? Salamat talaga sa'yo. Napakaswerte ko talaga at naging kaibigan kita. Diba ganyan ang magkaibigan? Nagtutulungan sa lahat ng problema. At nagsimula na nga ang world tour ni Cheska kasama si Ella. Dahil doon ay mas tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Samantha, mas naging sikat ako ngayon dahil sa pagkanta mo. Maraming salamat talaga. Oo naman, at masaya akong natutupad mo ang mga pangarap mo. At isang araw ay isang kasunduan ang magbubunyag ng totoong pagkatao ni Ella. Jasmine, matanong ko lang, nasaan ba ang pamilya mo? Bakit hindi mo sila nakikwento sa akin? At wala man lang silang picture dito. Samantha, hindi na mahalaga sa akin yun. Hindi din naman ako mahalaga sa kanila. At parang hindi naman ako parte ng pamilya ko. Kaya masaya na akong namumuhay mag-isa. Nalulungkot naman ako sa nangyari sa'yo, Jasmine. Gusto mo bang ipakilala kita sa mga magulang ko? At sigurado akong ituturing ka nilang parang parte ng pamilya namin. Totoo ba yan? Sige, gusto kong makilala ang pamilya mo. Kahit tagal na rin panahon na gusto kong maranasan ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang magulang. At pagka-uwi ni Ella, ay agad nitong sinabi sa kanyang ina
na may bisita siyang darating. Mami, may kaibigan akong bibisita bukas. Pwede bang ipaghanda mo siya ng masarap na pagkain? Oo naman, sino bang kaibigan yan? Kailangan ko magpasalamat sa kanya. Dahil simula nang naging kaibigan mo siya, ay bumalik ang pagiging masiyahin mo. Basta mami, magugulat ka na lang bukas kung sino ang kaibigan ko. At nagluto na nga ng iba't ibang pagkain si Rosalinda para sa pagdating ni Cheska. Hanggang sa dumating na nga si Cheska sa bahay ni Naela. Mukhang nandyan na ang kaibigan ni Ella. Tamang-tama, tapos na akong magluto. Sana'y magustuhan niya to.